basahin natin. Si Ruby ay maganda. Sino ang maganda? Si Ruby. Ano ang katangian ni Ruby? Maganda. Sa paanong paraan isinulat ang unang titik na ating binasa. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Anong bantas ang ginamit? Ito ay ginamitan ng tuldok. Tumutulong si Mariel sa mga gawaing bahay. Sino ang tumutulong sa gawaing bahay? Si Mariel. Paano isinulat ang unang titik ng ating binasa at anong bantas ang ginamit? Ito ay isinulat sa malaking titik at ginamitan ng tuldok. Mabait ang aking guro. Sino ang mabait? Ang aking guro. Sa paanong paraan isinulat ang unang titik? At anong bantas ang ginamit? Ito ay isinulat sa malaking titik at ginamitan ng tuldok. Sagot niyo ba ang lahat ng aking tanong? Opo. Masasabi mo ba na ang lahat ng binasa natin ay may buo at kumpletong diwa? Opo. Ano kaya ang tawag sa mga binasa natin? Ang tawag sa mga ito ay pangungusap. Ang pangungusap ay nagpapahayag ng kumpletong diwa o buong isinasaad na impormasyon. Ang pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas. Ang mga bantas na pwedeng gamitin ay bantas na tuldok, tandang pananong, at tandang padamdam. Ang mga halimbawang ating binasa ay nagtatapos sa bantas na tuldok. Magpatuloy tayo. Saan ka nakatira? Ano ang napapansin ninyo sa pangungusap? Masasagot mo ba kung sakali ang katanungang ito? Opo, dahil ito ay nagsasaad ng buong diwa. Paano naman isinusulat ang unang titik ng pangungusap? Ito ay nagsisimula sa malaking titik. At anong bantas ang ginamit? Ito ay ginamitan ng tandang pananong. Bakit tandang pananong ang bantas na ginamit? Dahil ito ay pangungusap na patanong. Yehey! Nanalo ako sa raffle! Ano ang napansin ninyo sa pangungusap? Anong damdamin ang pinapahiwatig ng pangungusap? Tama! Ito ay nagpapakita ng kasiyahan o sobrang katuwaan. Sa paanong paraan isinulat ang unang titik ng pangungusap? At anong bantas ang ginamit? Ito ay ginamitan ng malaking titik sa umpisa at ginamitan ng bantas na padamdam. Masasabi mo ba na ito ay isang pangungusap? Opo, dahil ito ay nagsasaad ng buong diwa. Bakit kaya ito nagtatapos sa tandang padamdam? Dahil ito ay pangungusap na nagsasaad ng masidhing damdamin.
tulad ng sobrang saya o sobrang natuwa. Sa makatubid, ang binasa natin sa number 4 at number 5 ay mga halimbawa rin ng pangungusap. Ano ang pangungusap? Ang pangungusap ay ang kalipunan ng mga salitang nagsasaad ng isang buong diwa. Ito ay may patapos na himig sa dulo, nagsasaad ng diwa o kaisipang nais niyong ipaabot. Ito ay tinatawag na sentence sa English. Nagsisimula rin ito sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok, tandang pananong o padamdam. Basahin natin. Aking pamilya. Mabait na bata. Ang tuta. Sa ilalim. Nakaupo sa silya. Ano ang napansin ninyo sa binasa natin? Matatawag ba natin itong mga pangungusap? Hindi po. Bakit? Paano nagsisimula ang mga umpisang salita ng binasa natin? Nagsisimula ba ito sa malaking titik? Hindi po. Nagsisimula ito sa maliliit na titik. May bantas ba kayong nakikita? Wala rin po. Sa makatuwid, ang mga binasa natin ay hindi nagsasaad ng buong diwa. Hindi rin kumpleto ang impormasyong ibinibigay. Nagsisimula ito sa maliliit na titik at walang bantas na ginamit. Ang tawag dito ay parirala. Ano ang parirala? Ang parirala ay lipon ng mga salita na hindi kumpleto o buo ang diwa. Hindi nagsisimula sa malaking titik at wala rin itong bantas. At ang tawag dito sa wikang Ingles ay phrase. Pagkakaiba ng parirala at pangungusap. Ang parirala ay maikli. Ang pangungusap ay mahaba. Ang parirala ay nagsisimula sa maliliit na letra. Ang pangungusap naman ay nagsisimula sa malaking letra. Ang parirala ay walang bantas sa dulo. Ang pangungusap ay may bantas sa dulo. Ito ay tuldok, tandang pananong o tandang padamdam. Ang parirala ay hindi buo ang mensahe. Ang pangungusap ay may buong mensahe. Ang parirala ay hindi maintindihan ang sinasabi. Ang pangungusap naman ay naiintindihan ang mensahe. Ang parirala ay walang diwa o kahulugan. Ang pangungusap naman ay buo ang diwa ng sinasabi. Para naman sa ating pagsasanay, sa ating module, hanapin mo katugma ko. Panuto, kulayan ng dilaw ang mga parirala at asun naman kung pangungusap.
si Tita Jessa ay kapatid ng aking ina. Ang pinsan, walang kapatid. Si Johan ay masayang naglalaro sa tapat ng kanilang bahay. Tapat ng bahay. Para naman sa pagsasanay 2, kulayan mo. Gawing pang-uusap ang mga parirala sa bawat bilang. Mga bata, bubuo kayo ng sarili niyong pang-uusap sa pagsasanay 2. Tandaan, sa paggawan o pagbuo ng pang-uusap, kailangan ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas. Tandaan natin, ang pang-uusap ay lipon ng mga salitang nagsasaad ng isang buong diwa. Ito ay may patapos na himig sa dulo na nagsasaad ng diwa o kaisipang nais niyang ipaabot. Ito ay tinatawag na sentence sa wikang Ingles. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas tulad ng tuldok, tandang pananong, o padamdam. Ang parirala naman ay lipon ng mga salita na hindi kumpleto ang diwa. Ito ay hindi nagsisimula sa malaking titik at walang bantas.